Good evening, everyone. Tonight, TINIG Media is back to hosting its live interview broadcast with yours truly, together with the Philippine National Police Maritime Group of the Philippine National Police, mandated to perform all police functions over the Philippine territorial waters, lakes, and rivers along coastal areas to include ports and harbors as well as small islands for the security and the sustainable development of maritime environment in the Philippines. Ladies and gentlemen, let us welcome once again the Chief Operations Management Division of the Maritime Police, P. Colonel Attorney Oliver Tanseco. Sir, good evening po. Good evening, Ma'am Kim, and good evening to everyone. Kamusta po kayo, sir? Ah, mabuti naman po kayo po. Kamusta ka naman po kayo? Mabuti rin po. Okay, sir, simulan na po natin ng ating mga questions po. Sir, kumusta po ang bago ninyong pwesto bilang Regional Director ng NCR sa PNP Maritime, sir? Opo. Bali, Regional Chief po ng Regional Maritime Unit, National Capital Region. Ito po yung maritime group na nasa NCR. Kami po yung nangagalaga ng, like you said, protection, conservation, law enforcement po ng ating areas ng Manila Bay. Manila, of course, kasama na po yung waters po bago po dumating ng Cavite, kasama na po bago dumating yung parte po ng probinsya ng Bulacan. And of course, yung coastal areas po natin and the ports and harbors po na nandyan sa atin sa Metro Manila. Sir, ano po bang pinagkaiba nito sa dati nyo pong hawak nung kayo po ay hepe pa po ng operations? Bali sa ngayon, pati operations, hinahawakan pa rin po natin dahil may mga trabaho po doon na iwan sa utos po ng ating director, yung ating kanyang mga programa po para continuity po, tinatrabaho po pa rin po yan. Ang pagkakaiba ngayon, Ma'am Kim, is that ito na po yung operations po talaga. While before, management po yan, ngayon talagang we are on the ground. Meron po akong dalawang maritime police station, northern and southern po. May mga police precinct po kami, NPPs. And of course, ito pong aming COVID measures po. Ito po yung IACPs po natin. Wherein we implement yung minimum public safety standard po natin para ma-contain po natin yung COVID dito po sa Metro Manila. So ito po, we're on the ground. Kami pong nagpapatupad ngayon ng ating mga batas sa ating mga ports and coastal areas and sea waters po of Metro Manila. Sir, tuloy pa rin po ba yung ano, sir, yung mga pampasaherong pandagat, sir, kahit may COVID? Ngayon po, ang mga biyahe po natin mas kumonte kumpara po dati. Nung pong wala pa pong COVID, may biyahe po tayo coming from Cavite, Bataan, going to Manila. Diyan po sa may SM MOA, may Esplanade po dyan. Yan po ang pinaka-docking area po nila for watercraft ng mga pasahero po natin. Yan po ang isa sa binabantayan po natin. Kasama po yung iba pang mga station po along Pasig River na ginagamit po ng public transport ng DOTR po. Okay. Pero yung ano po, yung protocols po kapag yung mga sumasakay na pasahero po by boat or by ship. Ano paano po yung social distancing na nangyayari doon, sir? Ganun po rin po ba parang airplane din po? Iba sa airplane kasi sa airplane parang nang alam ko hindi nag-implement ng 50% at one time wala kayong 30% diyan. Sa public transport po natin sa kotse man, sa jeep man o public transport, I mean, sa jeep, sa bus at saka sa mga watercraft po natin, in-implement po natin yung 50% capacity. So bawal po yung overloading kahit walang COVID, pero ngayon talagang may space po in between ang mga pasahero po para ma-maintain po natin yung minimum public safety protocol po natin to prevent of course yung COVID natin po na pandemic po dito. Okay. Sir, marami daw po ang nalilito na kung paano daw po ang pinagkaiba ng local police sa maritime police. Although like I mentioned, I think in the introduction, no? But mostly yung maritime is like hawak nyo po is yung water. Pero po para sa karamihan, sir, paano po ba natin ma-explain ng maayos para maintindihan po ng karamihan? Ang maritime group po ay isa sa mga national operational support unit. Ibig sabihin po, national kami, meaning hindi kagaya ng ibang mga local police stations po or offices po, by region sila. So ang Metro Manila, mayroon siyang NCRPO,
pag lumabas ka, may PRO 3 ka, Police Regional Office 3, meron kang 4A. So iba na po yon, iba po ang head po nun. Ang Maritime Group, isa lang po yung head kahit saan po sa buong Pilipinas ang ating mga unit po. Kasi isa kaming operational support unit. Meron po kaming director sa katauhan po ni Police Brigadier General John Mitchell Hamili. Siya po ang director ng Maritime Group. Ano po yung operational support? We provide support sa mga local police po. Kagaya po ng pagkarinig nyo, meron tayong CIDG. Yan po, pag matindi po ang investigasyon, tumutulong po ang CIDG in support of the local police. Pag sa airport naman, dumating kayo, si Ma'am Kim umuwi. So meron kang aviation security police. Yan po ang police sa airport po natin. Sa ating coastal areas, sa ating internal waters, sa ating territorial sea and beyond, meron po tayong maritime group. Kami po yung merong mga watercraft na ginagamit po natin for maritime interdiction, law enforcement po, pinapatupad po natin yung mga batas dun po sa ating coastal areas and sea waters. Meron ba kaming pagkakapareho sa PNP po? Opo, isa lang po kami, Philippine National Police po kami. Kung ano po yung nagagawa ng local, ginagawa po rin namin. Kaya nga po, tanong mo kanina, anong pagkakaiba ng trabaho po? Mula po sa mga krimen na nangyayari o yung mga kriminal na nagtatago sa ating coastal areas, sa ating mga communities po dyan, kami po yung humahabol at nanguhuli at nagpapatupad po ng batas. Ano po ang pagkakaiba? Iba nga lang po kami ng expertise. Kami po ay may kaalaman pagdating sa ibang mga laws po natin, kagaya ng ating fishery laws, ang ating environmental laws na pinapatupad po namin sa dagat. So yun po ang pagkakaiba at pagkakapareho. In the end, isa lamang po kami under ating Chief PNP, kami po ay membro ng Philippine National Police. Sir, nabanggit niyo po about crimes, sir. No? So, sa tingin niyo po, alin po ang mas matinding or mas maraming crimes na hawak, sir? Kayo, yung po bang sa land or sa water, sir? Siyempre, Ma'am Kim, mas marami sa lupa by number of populations po natin talaga. Nasa lupa po kasi yung mga target of opportunities ng mga kriminal from robbery, yung 8 focus crime po natin from robbery to rape to carnapping of motor vehicles to murder to homicide, nandun po kasi sa lupa. Pero hindi ibig sabihin po wala sa dagat because most of the criminals are using the sea para po makatakas sa mga humahabol na pulis sa kanila. Pati po yung mga illegal po, dinadaan po yan sa dagat kasi may checkpoint ka sa lupa, kagaya ng highway patrol, sila nagpapatupad po nun, local police. Kaya ang mas maganda sa dagat, dumadaan yan kasi ang ating dagat, napakalawak eh. Sa gagamit lamang ng maliit na bangka, gagamit na sasakay sa mga bangkang ito, fishing boat, at makakalating na sa isang region, makakatakas na sila. So that's why, kailangan bantayan rin po ito. That's why ang inyong po maritime group plays a very important role pagdating sa ating maritime security. Sir, na may nahuhuli pa rin po ba kayo yung mga illegal fishing, sir, na uso pa rin po ba ngayon yung mga illegal fishing, yung mga dynamite fishing? Uso pa rin po ba yan? Ma'am Kim, kasi ang ating pong batas ngayon, yung Republic Act 10654, hindi na lang illegal ang tinatawag niya. Ang tawag na po nila dito, ito pong illegal, unreported, saka unregulated fishing po. So hindi lang yung dating destructive fishing na alam natin na dynamite fishing pag gamit ng pasabog po, yung cyanide fishing, at saka yung commercial fishing. Meron na rin pong fishing na pinagbabawal kung close season po. Pinagbabawal din po by use of different gears. Kaya po ito, meron pa rin po sa kasamaang palad. Kaya nga po, talaga pong kailangan na ang Maritime Group ay magpatuloy sa aming serbisyo po sa PNP bilang NOSU na magpapatupad po ng ating batas sa ating maritime areas, lalong-lalo na po itong ating illegal, unreported, unregulated fishing po under Republic Act 10654. So before ako magbago ng question, sir, no, connected pa rin po sa illegal fishing. For example, sir, no, ako. For example, ako ordinaryong mamamayan, sir. Tapos meron akong kunyaring may bangka ako. Tapos namangka po ako. Tapos kunyari po magfi-fishing ako. Paano po 'yun ma-qualify na illegal fishing, sir? Kailangan ko po ba humingi ng parang permit. Tanong mo, ma'am, ikaw, pang sarili mo lang, umamin ka ng bangka, ikaw po yung nangisda,
Wala pong bawal yon kasi po yun yung may substance ng po na paghuli mo, pang personal mo lang na pagkain. Provided po, Ma'am Kim, na yung lugar kung saan ka ng isda ay hindi isang protected marine protected area o MPA. Hindi po sa fish sanctuary na talagang very strict po yung batas natin na bawal talaga no catching, no collecting of fish or corals or what or fishery resources in that area. Kung yun po ang nakalagay. Pero ang tanong mo naman, ano yung mga kailangang permit? Kaya po kasama namin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BPAR. Kapag ka ito na po ay commercial fishing, BPAR na po yan. Kapag ito naman po ay bangka na ang bigat ay hindi tataas ng 3 gross tons, kasi po ang sukatan sa bangka eh, hindi po yung haba kundi yung bigat niya, yung displacement. Oh. So 3 cross tons and below, local government unit na po 'yan. LGU ang kanyang registration. Parang mga common carriers kagaya po ng mga sasakyan, jeep, tricycle, pinaparehistro po 'yan. So may registration ka. And then if it involves fishing talaga, kailangan ng permit sa BPAR. So kumukuha po ng permit. Hindi lang yung bangka mismo, kundi yung mga tao na magtatrabaho bilang mga fisherman. So meron pong permit po yan na kinukuha. Kapag meron ka pong permit, ayun na po, pwede na. Then again, meron din pong sinasabi ang batas. Kung ikaw ay 3 gross tons and below, pwede ka lamang doon sa within municipal waters lamang po. Beyond 15 kilometers po from our shore, of our municipal waters. Hindi ka po pwedeng mangisda mas malapit sa 15 kilometers from our shoreline. Ito po yung municipal water. So commercial fishing is not allowed doon po sa ating mga municipal water. So mahaba po ito, Ma'am Kim. Kaya next time, kung may time po kayo, discuss natin. Pati yung paggamit ng ilaw, super light, bawal din yan. So marami pong sinasabi. Kasi po science ang fishery law enforcement. Pinag-aralan po nila to, evidence-based. Dapat, kaya po ito, may mga bawal na mga gawa na sinasabi po doon sa ating batas na 10654. That's very interesting topic to talk about, sir, no? Okay, so mga iba at nabalik ako sa script ko, sir. Nabalitaan po namin na may leadership course daw po. Maari po ba ninyo kaming bigyan ng idea kung paano po ito nangyayari, sir? At libre daw po ba ito? Sorry po, tungkol saan yan, Ma'am Kim? Sa leadership course po. Nabalitaan po namin na may leadership course. Maari po ba ninyo kaming bigyan ng idea kung paano po ito nangyayari? At kung libre daw po ba ito? Yung sorry, leadership. Sorry, hindi ko ano yung leadership course na sinasabi po natin. Kung ang tanong nyo, meron bang minibigay na training yung maritime group sa ngayon sa programa ng ating director, General Hamili, meron po kaming programa, ang tawag po namin noon, Ma'am Kim, Savior of the Sea. Sort of, parang leadership din po ito. Ito po yung SOS, Savior of the Sea. Isa po ito sa programa ng ating director. Kumbaga, flagship project po nito. Ano po ito? Kaysa kami lang ang nasa ating mga coastal communities na nagpapatupad ng batas, ang ginawa po namin, we empower kung sino man po ang mga interesadong volunteer po from fisher folks themselves, big sabihin, yung mga fisherman mismo, mga owners, mga operator, mga isda, yung community mismo, nanay, tatay, o yung mga nagtatrabaho, nakatira sa ating coastal communities. Kapag ka voluntary po, pupunta sila sa amin, we will provide training for them for free, Ma'am Kim. Free po ito. Ano pong training ito? Ang training na po ito, unang-una, may kinalaman po sa seaborne o waterborne survival. Kasi po ang pagkalunod, isa pong malaking problema po yan, na-identify ng World Health Organization, drowning. Lalo na tayo, tagba. Meron po tayo mga malalakas na bagyo. So yung mga nakatira doon, ang unang-unang maapektuhan. Kaya po we provide training to our volunteers. Hindi lang sila na lumangoy, kundi paano magligtas ng isang nasa panganib na malunod. CPR, AR, kasama na po yon. At pagkatapos po nun, tuturuan namin sila kung ano po yung mga bawal o illegal na gawain po, from pollution to illegal fishing po to other crimes, para po pag silang nandun, maaring tawagan lamang kami, may hotline kami, itawag yon para mahuli po. Or sila po muna, kami po ang tutulong sa kanila. In the long run po, sila po ang magiging ambassadors po natin, because we can only be in that ground sa aming mga duties po, patrol areas, but these communities po, ang volunteers po, eventually yung mga SOS, sila ang nandun na maaring makapag-impluensa ng mga kanilang mga kabarangay na gumawa ng tama, iwasan na po ang illegal, lalo na po ang illegal fishing. Okay. About ano naman, sir, rehabilitation of rivers, sir, di ba?
Tuloy-tuloy pa rin po ba ang rehabilitation ng mga rivers, but especially na po sa Manila, sir, no? Yung Pasig River, yung mga iba-ibang rivers sa Luzon, sir, na nabibigyan po ba natin ng pansin ng mga ano ngayon, yes, sir? Yes po. In general, Ma'am Kim, meron po tayong batas. Ito yung Clean Water Act po natin, na kung saan po ang anumang klase ng pollution na pumupunta sa ating karagatan, sa ating mga rivers po, mga ilog, kasama na po doon. From solid waste to liquid waste po. So isa po yan sa pinapatupad namin. For Metro Manila, in particular po Manila Bay, meron po kasing utos ang ating Supreme Court. Bunsod na rin po ng mga kasong sinampa po na kung saan po gusto ng Supreme Court na ibalik po yung quality ng water sa ating Manila Bay into a swimmable quality. Ibig sabihin, yung bang isang araw, Ma'am Kim, pwede na ulit tayong maligo dyan sa Manila Bay. Yung bang malapit sa US Embassy, dyan sa Ross Boulevard, yung mga bata o sino man maaring maligo at makita kung gaano kaganda yung ating karagatan. And to do that, ang mga gobyerno pong ahensya na naatasan, kagaya ng DNR, ng Maritime Group, kasama na po ang mga local government unit, kami po ay nagtutulong ngayon para mabalik po yon. Sa paanong paraan? Of course, kailangan po maiwasan yung dumi, yung kalat na papunta dyan. So ang rivers po natin, Pasig River in particular, kasama po yan and the whole of Manila Bay. So binabantay po natin yan. Tayo po ay nagkakandak po ng operations to prevent po yung mga pollutions na papunta dyan and to ensure na mabalik po sa quality ng water po yung ating Manila Bay because of the Supreme Court mandamus po. Sir, ngayon po, no, tag-ulan po kasi, di ba? So, may mga bagyo, habagat. Hawak nyo rin po ba yung, ano, yung dolomite sa may Manila Bay, sir? Or sa municipality po ng Manila ang nangangalaga doon, sir? Meron pong nakatalaga doon na DNR po. Talaga na sila. May team po. Meron po talagang field office ng DNR for that area po. Pero kasama po kami doon. Kaya po recently ang ating director, kasama mga ibang head po ng ayon sa ng ating gobyerno from DNR, from Manila, to my MWSS, and other LGUs po. Meron po kaming tinanwin ng mga puno doon. Symbolical of our commitment to ensure protection of not only yung pong dolomite na sinasabi nyo po, but the entire Manila Bay in general po. Kasi isa lang yun sa aesthetic, magandang tignan, para lalong pangalagaan natin yung ating karagatan. Kasi po, kung nakikita ng ating mamamayan na talagang gumaganda at maaliwalas po, sila po ay kusanang susunod sa ating mga alituntunin mula sa bawal magtapon ng basura. Yun po sana ang gusto nating ibalik po. Right. Sir, ayon po sa ating research team, sir, kayo rin daw may po kayo responsibility sa road safety, sir. Ano naman po ang mapapayo nyo sa ating mga commuters everyday para po sa road safety, sir? Ma'am Kim, no. Yung po kasi ang dati kong trabaho ang sa PNP po, sa Highway Patrol bilang isa sa bakunahin po na nagpapatupad po ng road safety and security. So unang-una po, siyempre, kailangan sumunod po tayo sa batas trapiko. Alam niyo po, palagi naming sinasabi, liman lang po yan. Una, palagi po tayong sumunod sa tamang speed. Kapag ka po nakalagay, kagaya ng mga kalsada po natin, EDSA 60 kilometers pababa, yun po ang maximum na lamang. Kapag maulan, madulas ang kalsada, maraming tumatawid, maraming sasakyan, magbagal po tayo ng gusto. Second po, magsuot ng seatbelt po lagi, Ma'am Kim. No? Meron po tayong bagong batas ngayon na hindi nga lang po pinapatupad pa ng gusto, pero lahat po na nakasasakay sa sasakyan, kahit po nasa likuran, kailangan po naka-seatbelt. Pagka nakamotor naman, yung pangatlo, kailangan po naka-helmet po yan. Sumunod po tayo sa helmet. And then, of course, huwag po tayong mag-cellphone, yung Anti-Distracted Driving Act. Napakadelikado po yun. Lalo na ngayon, lahat na lang nasa online, nasa virtual. Pag nagmamaneho po tayo, bawal po yan. Kailangan po naka-handsfree, at yan po ay nakapatong lang sa sasakyan, pwede po yun. Pero yung ikaw ay mag-text, kahit po naka-stop, or mas nasa stoplight, bawal po yan. And of course, huwag po tayong mag-inom at pagmaneho. Yun po ang isa rin sa mga datos po natin, yung drink or yung drunk driving po, na nagiging insidente po ng isang road crash. Right. Okay. Sir, ano naman po tingin nyo sa malalang traffic sa EDSA, sir? May pag-asa pa po ba ito? Tingin nyo, sir, ma-solve pa ba natin yung problema sa traffic
sa EDSA po. Ma'am Kim, malaki yung pinagbago ng EDSA sa ngayon, kung lalo na yung mga motorista natin na bumabiyahe dyan araw-araw. Of course, because meron tayong nakaraan ECQ, meron tayong MECQ. But the good thing is medyo naayos po natin because of this pandemic, opportunity to actually ensure na yung ating bus carousel po sa EDSA ay talagang epektibo na. Marami pa pong pagbabago dyan, dadagdagan po ng mga bus yan. Pero for now, ang ating pong mga buses na dati nandyan sa pinaka first lane, pahinto-hinto, nagbababa at nagsasakay sa maling mga babaan, hindi naman po lahat, pero nakaka-epekto po yan sa overall traffic. Isang minuto na mahinto yung isang sasakyan, ay multiplying effect po yan. So ngayon, nasa gitna na po sila, nasa center lane, kaya po ang mga ating mga motorista, gagamit lamang po ng tulay ng MRT, doon na po sila sa gitna. And yan po, medyo malaking pagbabago sa EDSA. And we hope to see some more, kasi nga talagang inililinis din po ng ating PNP, ng ating DOTR, yung ating mga side streets ng mga illegally parked vehicle po. So malaking pagbabago po. May solusyon po dyan para sa ating traffic po. Yes. Sir, sino po kaya ang ano, sa tingin niyo sir, ang pinaka may responsibility po sir sa pagbabago ng EDSA sir, ng traffic? Siyempre, ang pag-law enforcement PNP pinag-usapan, ang ating pong kapulisan, ang ating MMDA, ang ating mga ang DOTR po, kasama na po ang LTFRB kasi sila ang prangkisa po ng mga sasakyan. But hindi lang po gobyerno yan. Huwag po nating iasa lang sa gobyerno. It's a shared responsibility. Motorista po, kasama na ang pedestrian, kasama na. So in general po, the road users tayo po when we obey laws, when we observe traffic rules and regulation, nakakatulong po tayo. Kasi pag nagkaroon ng isang road crash, nagkaroon ng banggaan, talagang makakapekto ng traffic. Pag nag-violate po tayo, matitikitan po kayo, tayo po magkikreate ng traffic. But when we observe laws, traffic laws in particular po, talagang aandar po yung ating kalsada. So yun po, it's a shared responsibility both between road users and everyone po. Sir, maiba naman po ako, sir, no? Duterte is about to finish his term, sir, di ba? In a few months. So ano naman po ang mangyayari sa mga projects and rules or regulations na implement ni President Duterte when he finishes his term, sir? Sino po, ano po bang, mayroon po bang possibility na ma-stop yun or kailangan po ba talaga dapat ipagpatuloy ng next president? Ano po bang mangyayari pag ganun, sir? Siguro ma'am, ang tanong mo parang tanong legal na ha, hindi na kasi maritime, hindi, medyo biyan na po sa akin yun. But in general po, ang mga batas na napatupad sa panunungkulan ng isang presidente ay batas po yan. Yan po ay nagsimula sa ating Kongreso, Senado, at naging batas po, upper publication po, batas po yan. Wala pong mapuputol, titigil dahil napalitan na po ang isang presidente pong nakaupo. Yun naman po sa tanong mo ng mga presidential proclamation, executive order. Dati po kasi may presidential decree pa eh, PD. Meron kang presidential proclamation, executive order na tinatawag po natin ngayon. Hindi rin po ito mawawalang bisa dahil lang isang nakaupong presidente ay naalis na sa pwesto. Patuloy po ito. Unless i-amend, i-revisin, ipapatigil, papalitan ng sumunod na presidente po. So ang lahat po ng mga kautusan, orders that were signed or made during the time of a sitting president, continuous po yan na nag-epekto po. Unless yung batas mismo nagsabi, hanggang dito lamang ito. Yan, yung pong mga ibang sitwasyon. Pero kung wala pong nakalagay na ganon, patuloy po yan hanggat hindi po pinapalitan, Ma'am Kim. Pero subject for amendment po siya, sir, in case na? Yan po ay nasa karapatan na po ng susunod na presidente. Kung ito po ang tinatawag mong amendments, yan po ay dahil sa isang batas ay i-amend, dadaan po ulit sa proseso sa Kongreso. Dadaan po sa hearing, dadaan po sa eventually approval ng ating presidente, pipirmahan ng panibagong presidente, publication bago maging isang batas. So yun po yun. So hindi po pwede, kunyaring naging presidente ako, ay ayoko. Hindi pala yung pwede. Alright sir, meron po tayong nag-pop up na question dito sir. From the comments, sir, ano daw po ang masasabi nyo sa mga nangyayaring issue sa ating West Philippine Sea? May mga Chinese men na illegal, na nag-i-illegal fishing. Anong sanction po ang possible gawin sa mga ganitang situation, sir? Kapag may mga nahuli tayong foreigners. In general na lang, sir. Hindi lang po Chinese, no? Kunyaring, yes, in general, sir, na mga foreign fishermen, sir, na ano, nasa
naging salta sa Philippine Sea, sir. Ano pong pwedeng gawin natin? Unahin ko yung sa unang tanong, huling tanong mo, anong gagawin sa mga nag-violate po ng ating fishery laws, yung nabagit ko kanina, yung 10654. Diyan po sa batas natin, may tinatawag din pong poaching. Ang ibig sabihin po kasi sa poaching, isang foreigner ang pumasok sa ating exclusive economic zone, sa ating territorial sea, inland water, at ng isda po. So hindi lang sa illegal, kundi pumasok sa poaching, yan po ay mananagot sa batas. Siya po ay huhulihin, siya po ay kakasuhan, and eventually po, pagtapos niya na pong maserve yung kanyang term, kung yan po ay may, yan, yung kanyang pagkakakulong, siya po ibabalik doon sa kanyang bansang pinanggalingan. So yun po ang poaching. In general po yan, hindi lamang po sa West Philippine Sea, kundi sa ating territorial or exclusive economic zone, sa ating territorial sea and inland waters, kasama na po yun. Doon naman po sa tanong mo na West Philippine Sea, meron po tayong National Task Force on the West Philippine Sea. Kasama po dyan ang iba-ibang ehensya po ng ating gobyerno, from the Philippine Navy, Philippine Coast Guard, BPAR, Maritime Group, kasama rin po kami dyan. Ito po ay nag-uusap-usap sila. Sila po ang nagbibigay tugon doon sa mga nabanggit po kanina na intrusion po doon sa ating maritime features na inaangkin ng ibang bansa po. Sa ngayon po, umasa po kayo ng ating Pangulo, ang ating buong gobyerno po ay binabantayan po yan at ating pong pinapangalagaan yung ating mga teritoryong pag-aari po natin. Thank you so much for answering that, sir. No? On a lighter side naman, sir, this August, sir, alam naman po natin, sir, na ang Philippines is celebrating buwan ng wika, sir. No? Ano daw po ang inyong... Buwan ng wika, apo. Sir, ano daw po masasabi niyo, sir, sa ano, sa mga magulang na pinagpipilitan na magsalita ng English na ang mga anak at gawing first language yung English compared sa Filipino, sir? Ano yung opinion niyo, sir, sa pag sa ganun na mga sitwasyon? Usually, especially nowadays, no, lahat halos family, talagang gusto nila English yung anak nila. Sang-ayon po kayo doon, sir? Siyempre talaga kailangan ang ating ang wikang Filipino po, ang ating national language, ang ating pambansang wika, ang dapat natin pong gamitin. Nakalagay po yan sa mga batas po natin, lalo na ngayon pagdating po ng Agosto na kung saan po ito po yung buwan ng wika. Ngunit nakalagay din po naman na ang ibang mga kalakal, pag-aaral, nasa English din naman. So wag din po natin kalimutan po yun. Kaya nga, meron tayong subject po sa high school, elementary, o college man na may English and may Filipino subject ka po, ma'am. At saka lalo na ngayon, ma'am, virtual tayo. Ang kausap mo dati, ang kapitbahay mo lamang, ang kababayan mo lamang, ibang region. Pero ngayon, on a given day, di ba? Kausap po natin virtually, taga-ibang bansa. Tayo ay nangangalakal, hindi na lamang sa ating kababayan, kundi sa ibang bansa, yung mga namumuhunan. So, hindi po natin maalis din na dapat din po, kahit papaano, marunong po matutong magsalita rin ng banyagang wika yung ating mga kababayan po. So, ibig sabihin, nasa magulang na po yan. Pero sana sa, nga lamang, huwag natin kalimutan yung ating wikang pambansa, yung ating pong Pilipino. Kasi sabi nga ng ating bayani, huwag ko na yung sunog, alam nyo naman yun, ang hindi magmahal sa sariling wika ay parang sunog. Last question, sir. No? Siguro in general na rin to, dahil na sila celebrate natin ang ating buwan ng wika. Tapos, syempre, konti lang naman po talaga. As much as we want, no, sir, konti, marami pa rin sa Philippines na hindi talaga nagsasucceed. Kahit na, dahil siguro sa kahirapan na rin ng buhay, maaari po ba kayong magbigay, sir, ng mensahe sa ating mga kapwa Pilipino, lalong-lalo na po sa mga kabataan, para po maging ganap na pag-asa ng ating bayan, sir? Siguro, Ma'am Kim, unang-una, kailangan po makatapos tayo ng pag-aaral. Yan talaga. Yung mga, ibig sabihin po, college degree, importante po yan. Ngunit, kung talagang hindi kakayanin, meron po tayong mga technical courses po na available din po. Dahil huwag lamang po tayong, dahil sikat, dahil kailangan, although kailangan natin ngayon ng mga medical frontliners po, pero minsan po kasi dahil sikat yung isang industriya, lahat tayo nandun na. Huwag natin kalimutan yung mga tradisyon po na courses or degree of professions na kailangan din po natin tingnan. Alam niyo po ba ang pagsasaka, ang pangingisda,
eh kailangan din po nating balikan kasi yan ang ating food security. We need more scientists. Opo, kaya lang sino ngayon magsabi, ang gusto ko maging farmer. Pero yun po kasi ang kailangan. Ako gusto ko maging fishery scientist. Abay, kailangan po namin kayo kasi hindi po pwedeng nakatingin lang tayo sa technology. We must go back to the basic po. Kailangan din po natin ng ganun. Pero kung hindi ka talaga makatapos, abay, walang masama na ang skills mo ay pagdating sa welding, electricity, etc. etc. So, yun po yun. In the end po, kailangan po talaga mag-aral tayo ng maigip at makatapos po tayo. Sumunod po tayo sa ating mga magulang. Wala pong masama. In the end, manalangin po tayo, humingi po tayo ng gabay sa ating may kapal. Kasi po, lahat ito nasa kanya lamang po. Tsaka siguro, sir, no, may dagdag ko lang, sir. Nasa ano rin yan kasi sa the way na tingnan natin yung the way we see the different kinds of jobs. Kasi, halimbawa na lang po, sir, no, sa Japan particularly, sa Japan, sa ang talagang tumatak sa akin, sir, doon, no, wala po silang mga, yung mga bata doon, lahat ng tao doon, wala silang, ikaw, ano ka lang, postman ka lang, or, ikaw, ano ka lang, pasurero ka lang. Doon po lahat ng trabaho, pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman. So, hindi mo talaga mararamdaman doon na, ito, taxi driver lang, mahirap. Tama. Talagang yun, kahit taxi driver yan, sir, napakarangal na trabaho. At malalaki ang bahay nila. So, siguro, nasa ano lang yun na matutunan nating mahalin. Kahit anong klaseng trabaho, hindi porke farmer. Ang farmer, sa katotohanan, sa ibang bansa, ang mga farmer po dito, mas mayaman po, di ba, kaysa sa mga ordinaryo ng tao. Siguro, ganun na rin. Siguro, tayong lahat, matuto nating mahalin kung anong mga trabaho. Dahil, kung kahit anong trabaho yan, kapag pinagbutihan, magiging successful pa rin po tayo. Sir, thank you so much again for your time. Napaka-sarap niyo pong kausap, sir. At napakarami ko po sanang maraming nga pong tanong tungkol dyan sa maritime at maritime na yan. Ma'am Kim, iyayain ko na rin pong lahat na ngayon pong September naman ang ating Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. Ito po yung Mana Mo 2021. So meron po tayong executive order dyan na kung saan yung buwan ng September, isang buwan po ito, iutos na, ituro natin ulit, pakilala natin ulit yung pagiging isang archipelago po ng ating bansa. So isang buwan po yan na celebration para po, kagaya ng sabi mo, mabuhay ulit yung pagmamahal sa karagatan, sa ating mga resources po sa ating karagatan. Yun lang po, Ma'am Kim. Maraming salamat, sir, again sa time. Before I end this, sir, tawagin ko lang po ulit si Sir Mike for the closing remarks. Sir Mike? Magandang gabi po, Colonel Attorney. Magandang gabi, Sir Mike. Maraming salamat po sa oras na binigay ninyo sa amin. Anytime po, sir. Opo. I hope hindi pa po ito ang last. Ha? Marami pa itong kasunod. Anytime po. Sige po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Sir, God bless. Thank you so much for your time again. More power, sir. Alright, there you go, friends. Thank you so much for watching us and thank you for your interacting and supporting our show. This is Hazel Maven Luan Kim again. Good evening.